Dahil nga po, sir, yung parating yun. Dahil ang parang mas mabilis lang. Yun, kasi meron isang bridge eh. Bago ko nga po tayo yung technology sa isang bridge. Na hindi nyo connect doon sa Bagsilali. So, certainly, nagkakaroon tayo ng problema doon sa isa bakit ng Andas at sa pababago ng Andas. So, ngayon, kung isa meron pa tayo isang bridge ng daanan, tuloy-tuloy na yun. So, at saka mag-iwasan po natin yung tinatawag na pinag-iwasan sa English doon ang kakaroon ng pero kahit nga siya, parang pila-pila yung dikit-dikit yung dikit-dikit yung minsan,
isang kamay lang yung pinangahawak sa may balikat, no? Tapos umiikot na yung lupin, yun yung delikado pag nag-kotso. Okay. Ano yung sinasabi mo dapat yung kamay? Eh, yung kamay na lang dapat, magpapasok kami sa loob, parang naka-close fist, tapos ilalagay niyo yung mga braso niyo sa may dip-dip-dip. Kasi daw para pinaprotektahan naman, para pagpasok mo, eh yung paghinga mo, eh kaya mo itulak yung mga tao gamit yung kamay mo, hindi yung katawan mo ipatutulak mo sa mga tao. Okay, okay. Ayon. Ang ibang deboto, nasusugatan sa pangtangtang makalat sa antas, lalo kung walang support na sapatos o chinelas ang mga naglalakad. Ayon. So, kailangan sapatos. Hindi, kailangan wala. Kailangan wala. Pumunta kayo, isipin yung mga kasama nyo, nakapatid. So, pag nagsapatos kayo, ako kung matatapakan nyo sila ng sapatos mo. So, usually, pagsasama ka talaga doon sa mismong posisyon, okay. Nakapaan talaga yung mga deboto. Kaya parang kailangan mong pa-foots pa nun after. Pro, kasi parang nilimas mo lahat nung alikabok at dumit-putik ng may dila sa paa mo talaga. Oo. Kasi talaga, okay, importante yun, ha, na kailangan walang sapatos. Mm-hmm. Lalo na yung may mga inga, di ba mayroong mga sapatos na kailangan disintado? Oo. Yung mga so, importante ko lang yun. Yung kala ko, kailangan protektahan mo yung ano mo. So, in short, baliktad na. Baliktad. Hindi pa, syempre, hindi mo kalakaran mo kasi nakapaala. Pero kung sasama ka na, huwag ka mong sapatos kasi kung nakasama mo, nakapaala sila, walang protection mo para nila. So, parang damay-damay na kung papasok ka doon, wala ka dapat na naman. So, ilang beses ka na nag-tour ng Nazareno? Mga 10 years. 10 years ka na. Kaya pala parang kabisado mo lahat ito. O sige, delikado kapag nasusugatan dahil sa pindi ng balyahan o di kaya ay nakakatapak ng pagpulis na bagay. Ayan. Kung masugatan ka naman, Prof, para sa mga minor wounds, agad linisin yung sugat. Para sa may malalim o malalaking sugat sa paa, hugasan agad at balutan ng malinis na tela saka pumunta sa pinakamalapit na first aid station o ospital. Okay, meron din tayong paalala sa PNP hanggat maaari. Huwag nang magsama ng mga bata sa pamamalata kung buntis o may karamdaman. Ay, hindi, ano to, paalala mula sa PNP o may karamdaman. Makakabuti, huwag na rin pumunta para iwas disgrasya. Ayun, mahaba-haba na naman ano to. Na araw itong literal na araw sa profe kasi dati parang yun na. Nag-start to mga 10 hours, 12 hours. Pero sa dami ng deboto, parang every year, mas dumadami pa. Umaabot na nga ng kinabukasan. Pag umabang kayo ganda na, saka pinapasok yung antas. So, 10 years mo na kinobel na nagpuyat ka rin? Oo. Through all throughout, kinobel? Ayun. Ito mga recent years, parang ginagawa kong story, Prof, yung mga deboto nasa paligid nga ng antas. So, iba't iba muwi ng palata nila. So, 2014, pinilit yung sumampa doon sa mismong antas. Pero medyo struggle siya kasi nga, yung kapag napaakit ka na, madulas pala yung prof yung andas kasi pakal eh. So, syempre punong-punong ng pawis yun, madulas na. Sa pakit ka na, yung kang mararamdaman mo, inaakit na ka na rin parang andas na likod ng mga tao. Kasi nahata ka bababa, ito yung mga ano. Tapos, may sense of parang pagkat nawakan mo, nakababa ka na. May sense yung tulong-tulong tayo. Para organized chaos na rin, in a way, kahit magulo, yung mga iyos doon, tawag na tinulungan kang makaakyat at saka makaakyat. So parang galing din yung gear, may pinagkakala tayo. So parang ganun na lang yung parang in a way, connection ng mga iyos sa isa't isa. Dahil nga, taon-taon, ito yung ginagawa. So, ano ba ang tinuturo? May araw ba na tinuturo itong posisyon na ito? Itong mga pan na nagpapanata? O, oh, nakaakyat ka? Meron ba mga araw yan? Para sa mga kausap natin, pwede din talagang hanggang ako pag-aralan eh. Parang in a way, reflection din talaga sa nangyipunan natin na yung maraming mga tao na pakit ka lang nila yung kanilang mga pangarap, itinig sa buhay, doon sa nasaray mo, sa kanilang paniniwala. Kasi taon-taon na may kausap ko, sinasabi nila, paano naman yung mga naniniwala? Eh, sinasabi parang idolatry na yung nangyayari. Parang gano'n na tapos parang ang ending ng usapan natin, parang sa mga naniniwala, parang walang paliwala yung kukumpis sa kanila kung bakit ginagawa ko ng mga deboto. Pero parang naman sa mga deboto, sasabi nila, aano yung paliwala? Hindi nila kailangan ng paliwala. Hindi kailangan ng paliwala. Sa inyong paniniwala, o
sa akin kung anak, magkana, yung parang gusto makapagtrabaho abroad, lahat yun parang inaaring nila para kay Poong Nazareno. At for them, parang ma-complete yung wish nila, kailangan nilang magawa yung pagkakit ng agaso, pagsama o paghatak ng ibig. At pagkatupad naman, parang pa-thank you naman nila yung babalik at babalik sila taon-taon para na. So mas ano ito, itong tradisyon na to, mas pasasalamat o mas may hinihingi? Pareho po, pareho, pareho. Parang yun yung mga marami na alam ko parang 3 years, 4 years, bumabalik sila. Yung mga iba hindi na makaakyat pero sumasama pa rin sa prosesyon. Bilang pasasalamat, yung mga nakausap tayo na yun, hindi sila magkaanak, isang kaanak bigla, o may sakit yung anak nila, biglang yung sa tulong ng mga doktor, gumaling. So parang for them, malaking factor yung maging pananampalataya at magdasal nila. So, pati yung babalik at babalik talaga sila para yung ituloy yung panata. Yung iba naman, may request, na ba yung request? May bago na lang yung request. Kaya, bago na request naman, pasalamat din. Okay. Okay. So, mamaya, pagbalik natin, pupunta sa Nazareno, ay pupunta naman tayo sa Cebu para alamin natin yung nangyayari doon. At kailangan natin magpahit ng kuryente, kaunting patalastas muna. Professor Mahamad Mai at Dr. Esquera sa Red Alert sa TCMM. Pinag-ibig sabihin ng limang storm warning signals ng pag-asa. Ito ang mga paalala tungkol sa storm signal 1 to 3. Signal number 1 na hatid sa loob ng 24 na oras ay may bilis na 30 to 60 kilometers per hour. Maaaring makapagdulot ng bagyang pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials tulad ng plywood, kawayan at iba. Signal number 2 at hangin sa loob ng 24 na oras ay may bilis na 61 to 120 kilometers per hour. Posible magkaroon ng biglang pagtaas ng alon o storm surge. Maaaring matangay ang mga bubong ng bahay at mga pinsala ng mga pananim o makakapagpabagsak ng mga nakatayong billboard. Signal number 3 ang hatid sa loob ng 18 oras ay may bilis na 121 to 171 kilometers per hour. Ang malimang gusali o struktura ay maaaring mapinsala ng matindi at magdulot ng bigla ang pagtaas ng alon na may taas na 1 to 2 meters. Sa gitna ng bagyo, marangiting alerto. Isang paalala halit ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.